kaway-kaway mga kasaway. Kumusta na kayong lahat dyan? By the way, kung bago ka sa channel ko, I'm Cancer Jude from Cancer Jude Kitchen Vlog. So right now, ang vlog natin ay hindi cooking. So kakaiba naman. So na-curious lang kasi ako sa mga visions niya na nagkakatotoo. Kaya itong kaibigan natin ay bisitahin muna natin. Walang iba kundi si Madam Rudy Baldwin na sadyang nakakapanglabot yung mga predictions niya. Mayroon siyang predict about sa Samar na doon mababasa nyo mamaya. Pakinggan natin yung mga predictions niya at panoorin kung paano nga ba at pati international visions or predictions na gawa niya. Rudy Baldwin ang kanyang pangalan at meron din daw siyang kakayahan para mahulaan ang mga mangyayari sa hinaharap, lalo na ang mga numero tatama sa loto. Ang iba't ibang mga trahedya at sakuna bago pa nangyari, umano ipinost at nahulaan niya sa kanyang Facebook page. Bansang Indonesia, nakikita ko sa vision ko na muling yayanigin ng lindol ang bansang ito. January 20, 2020 vision. Para sa bansang Turkey, ang tinatawag na Strong One Earthquake. Maraming kabahayan at gusali ang masisira. Batangas vision. Magpaparamdam ang bulkang Taal. Magkakaroon ito ng eruption. Sinulabog ng pangalang Rudy Baldwin ang social media dahil sa kanyang mga nakakagimbal na mga pangitain. Kwento ang lima sa hindi niya malilimutang pangitain na nagkatotoo raw sa hinaharap. Isa na nga rito ang pagkamatay ng sikat na YouTuber na si Lloyd Cadena. Umani din ang iba't ibang komento ang post ni Rudy noong Enero tungkol sa isang aksidente naman sa himpapawid. Tatlong linggo ang lumipas, January 26. Bumagsak nga ang sinasakyang helicopter ng basketball legend na si Kobe Bryant at ang kanyang anak na si Gianna na parehong binawian ng buhay, ipinagluksa ng buong mundo. But nung dumating ako ng Pilipinas kay February ko na Washington, parang may vlog ako na nakita sa kanya, nagpumi. Ilang daw kamatayan at aksidente ang nakita ni Rudy dahil pati ang dilubyo at sakuna ay lumabas din sa kanyang mga pangitain. Ako doon sa post ko sa Taiwan Bridge. Taiwan Bridge? Nakatanggap ako ng feedback sa mga taga-California. And guys, may vision si Madam Rudy na sa Pampanga na magkakasunog habang umuulan. Ito nga nagkatotoo. Tapos dito naman sa Samar, may prediction siya na lilindol. Mauuna ang Northern Samar bago ang Southern Samar. Kaya mga kababayan, kumapray lang tayo na hindi sana matuloy. Hello guys! Meron akong bisita ngayon. Surprise! May dumating sa akin na vlogger, si Kmjs Rated K. Yung topic ng mga vlogs niya about sa cooking na, which is isang bagay din na paborito kong ginagawa yan, yung cooking. So, nagulat ako, nakaharap ko siya ngayon, meron na siyang tinatanong sa akin. So, Kmjs, kumusta na? Okay lang, madam. Kaya ako nandito ngayon kasi gusto kong malaman yung mga visions niyo po sa Facebook at saka sa YouTube. Kaya nagka-interest ko. Kasi nakikurious ako eh. Nangyayari po lahat. Oh, sige. Alam mo, Kmjs, super ano naman ako. Super masaya naman. Asok na. Kasi di ko na-expect na darating ka. So, ano ba yung mga katanungan na gusto mo na? Ito po yung madam kasi regarding sa mga YouTubers, may mga visions po kayo sa kanila. So, hindi po kaya isa ako doon sa na-visualize na po? Well, nagre-reading na tayo. So, nakita ko naman na wala. Hindi na kasali doon sa mga ano. Kasi alam mo, Jude, kasi sabihin ko lang sa iyo kung gusto, ha? Maingat ka kasi. Alam mo, kahit di mo sabihin sa akin, alam ko maingat ka sa lahat ng mga ginagawa mo, kilos mo, kaya malabo sa tao. Ang fair niya sa akin, ka-Diyos ka. Thank you. Ano pa bang mga katanungan mo kayo sa akin? Kagaya sa aming mga small YouTubers, madam, na nag-uumpisa pa lang, ano po yung napapayo na ko?
kailang, alam mo kasi yung pag mga katulad mga small blogger or kahit naman ako is nakaupo sa lipo, small pa rin ako. Pag ginawa natin yung pag-vlog, alam mo naman kailangan galing. I-injure lang natin. Huwag natin isipin yung sinasabi, oh, kailangan mag-vlog tayo kasi mayroon ganito. Hindi, isipin lang natin, injure lang natin yung mga ginagawa. Parang yung pagkukupin mo, di ba? Maraming na-injure, maraming sa nakuha tip sa'yo. Saka yung first, yung mga copy mo. Ha? Kasi parang pag hindi ka nag-injure sa ginagawa mo, nagpagilitan ka lang, parang walang puso. Walang puso. Saka yung first, yung mga niloto mo, ha, nakatakam-takam. So, sorry, nagpa-diet ako, pero iwan ko lang, hindi ako makapakako. Sunod na daw mag-alit. Kasi nakita ko yung mga ano niya, yung kukun mo, ang sasarap. Alam mo, Kuso? Kinukuha ko yung mga something unique. Alam mo, ang I'm impressed for you kasi napaka-confident mo dun sa mga kukun mo. Nakita ko talaga yung enjoy ko lang sa mga ginagawa ko. So, ano po kayo mga katamuan mo kayo sa Sligo? Yan po sa mga... Regarding sa content ko po kasi dyan. So, ano po ang mga may advice mo po na siguro mga pampaswerte mo? Para sa akin kasi puso mo, ang swerte is nanggagaling sa'yo o nanggagaling sa akin. Tayo yung gumawa ng swerte. Katulad mo, di naman malayang maswerte ka. Una, masipag ka. Pakalawa, magaling ka mag-idea. So, ang swerte lumalapit sa'yo, di ba? So, hindi natin kailangan na kung ano-ano pa dyan. Ang importante, masipag ka, matyaga ka. So, ito ko nga pala si Kenzo Jude. Thank you po. Na-injure ako sa ano. Thank you daw sa ano mo, sa Rosary. Thank you so much. Yes, madam. Masayang-masayang. Tsaka kaya ito daw, Kenzo, is one day siguro baka mag-cooking-cooking nila tayo dito. Kasi nag-entis ako sa mga cooking ko. So, masaya ako na. Nagulat ako magpunta sa mga tabo. Kala ko, sino yung pa? Sino yung nagpapa-schedule? Ikaw pala. So, akala ko, kung madam, sa dami ng naka-schedule, hindi tayo makasigil. So, they can so, invite mo sila sa YouTube mo. So, invite, please subscribe to my channel. Kenzo Jude Kitchen Vlog and to madaam Rudy Baldwin. Huwag ka rin magtatuloy. Okay. Bye-bye po. See you guys. Bye. See you next time. Bye-bye. So, yun guys, napakinggan natin si madaam Rudy Baldwin. So, salamat sa iyo, madaam. And hanggang sa muli. Shout out to Crystal Dean from Arellano University. Kumusta ka? Yun lang guys. Hanggang sa muli. Paalam!